Good morning! Today, mag-tour kami sa Chichen Itza. Hinihintay lang namin yung pick-up namin. And it's only 5:30 kasi ano siya, early tour. Pero it will last for 12 hours. So yan, ngayon naghihintay na kami dito sa pick-up point. And I think soon it will be here kasi ano siya, 5:40. San Sebastian Church in there. Okay, está la iglesia. The houses, if you take a look at the houses, most of the houses on the corner have no plaster. Y las esquinas, las casas no tienen recubrimiento. To show what the stone that came from Mayan temples. Nandito na kami sa first stop ng tour namin, Valladolid. Para siyang ano, Intramuros. Kasi nga naman, na-conquer din siya ng Spanish. Mukhang Intramuros dito, very Spanish. Don't drink yet, no lo bebas aún, and come over here in the shade. After that, we went to an early lunch buffet. Included na rin yung bayad sa buong tour. Hola. Hola. Uno. Uno. Kakatapos lang namin mag-lunch. Ang aga ng lunch, mga 11 pa lang. Pero nag-start yung tour namin or pick up mga 5:30 or 5:40. Ngayon, 11 o'clock na, hindi pa rin namin nakikita yung Chichen Itza at saka yung cenote na gustong makita. Ayan, mahaba-haba pa. Sabi kanina nung tour guide, mga matatapos daw to, 6 to 7pm. So, mahaba-habang hintayan or tour pa. Ang gusto ko lang talaga makita yung Chichen Itza and dun talaga ako mas interesado. Pero ang dami pang mga stopover. Tapos meron pa mamayang tequila tasting, yung mga ganun-ganun. So, ayun. Sana pala ano. Sabi kasi ni Damir, we can go on our own. Pero mas maganda kasi kung merong tour guide, especially sa Chichen Itza. Kaso ayun nga, ang dami pang ibang stopover. Pero anyway, later ulit, papakita ko sa inyo pag nandun na kami. Wow, maybe we cannot climb anymore. I think it would be quite exhausting to climb up. Yeah, but it will be interesting. We're here! One more time, why not? One, two, three! The frequency became in front. It started to come up. It started to become higher, higher, and higher. 4.5 megahertz down there, 75 on top, amplified. Why? People come in to worship the God. They got it all this. The people on top gotta talk to them. Facing inside and talking. People talking. People back in there. Back in there, they hear these people. Oh. By the world, they hear the people. It's to amplify the voice of the people. All right? It's an amplifier.
pretty. Sobrang ganda niya. Ang daming tao, pero okay lang. Worth it. Papunta na kami sa kabilang side. Can you imagine paano nila yan ginawa? Galing, no? Amazing. Isang yon, yan. Warrior. Temple of Warriors. Is on the main pyramid is El Castillo. And itong main pyramid is the El Castillo. Dito, pabalik na kami sa bus namin kasi tapos na yung Chichen Itza tour. Ito yung dinadaanan bago makapunta sa mismong location. Maraming vendors, mainly mga souvenirs yung mga tinitinda nila. After Chichen Itza tour, we went tequila tasting pero hindi na kami bumaba ni Damir kasi we're not interested. After that, we went to Cenote na, yung favorite part ni Damir. Meron ulit silang fried plantain. So, kumuha ulit ako. And cappuccino. Hi everyone! Good morning! Nandito na kami sa hotel lobby ng Sheraton. Yung pinagstayan namin dito sa Cancun for 2 nights. Kakatapos lang namin mag-breakfast and then nag-check out na rin kami. Kinukuha na lang ni Damir yung car na nirent namin para makapunta sa Tulum. Kahapon, nagpunta kami sa Chichen Itza or nag-tour kami. Sobrang aga kasi nung tour na yon, gising na ako ng 4 o'clock kasi 5 o'clock yung pick-up namin. And pagdating namin sa hotel, hindi na ulit ako nakapag-vlog kasi sobrang pagod, as in drain kami parehas. And also, yung phone ko, na-dead na rin yung battery kasi buong araw ba naman ako nagkukuha ng photos and videos. So ayun, na-lowbat na rin yung phone ko. And yan, today, check out na kami dito sa hotel. And papunta na kami ng Tulum. Magstay kami sa Tulum for 4 nights. And then after that, I think magstay kami sa Playa del Carmen. Nakuha na namin yung car, so we're on our way to Tulum. It's 1 hour and 50 minutes drive. First 5 minutes pa lang ng pagda-drive namin, muntik na kaming bumangga. Sobrang aggressive ng mga drivers dito sa Mexico. And akala ko nung nasa Italy kami, sobrang aggressive na ng mga Italians sa pagda-drive. Pero dito, mas worst. Talagang... ay nako, nakakaloka talaga yung pagda-drive nila dito. As in, kung sumingit sila, as in, ganun-ganun na lang. Parang wala silang pakialam. So, ayan.
ita-drive namin. Buti na lang, 1 hour and 50 minutes lang yung ita-drive namin. Hindi katulad nung nagpunta kami sa mga ibang lugar na sa Italy or sa Croatia, kapag nagda-drive kami, mas malayo. As in, mga 3 hours, mga ganun. So, buti na lang, 2 hours lang tong drive namin. So, medyo okay-okay. So, yun lang. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kapag mag-arrive na kami sa Tulum. Finally, we arrived here in Tulum sa hotel namin. Nakapag-check-in na rin kami. I will do a room tour, a quick room tour. Maliit lang siya, kaya quick lang. Maliit na hotel lang din to. They only have 10 rooms. So, even breakfast, dinadala nila sa room. So, talagang parang personalized. Tapos, mamimili ka na lang sa mga inaano, sinesend nila sa WhatsApp kung ano yung gusto mo. So this is our room. It's very small, but I think it's very nice. Tapos meron lang maliit na cabinet dito. And then the toilet is here. And it's like that. Pupunta kami ng beach dito sa hotel. And magtitingin-tingin na rin kung anong mga nandun. Makikichismis. Sobrang itim ko na pakita ko sa inyo yung daan. So much darker okay. Now. Sobrang itim. Yeah. We met another Jewish couple from California in our hotel. They are very nice couple and straight away we bond and click. Kaya naman, they invited us for a dinner in our first night in Tulum sa isang steakhouse. This is what's happening nung nag-arrive kami sa town. It's quite scary but apparently it's very normal in Mexico. Oo nga, napansin ko sa Mexico, police are everywhere talaga. It's party with mushrooms. They're gonna be smoking mushrooms like in the Netherlands, in Holland. Oh yeah, look, it's all full of mushrooms.